Asan siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan lahat ng naroon. Ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon sina San Carlos Luanga at mga kasama, mga martir. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong pinagpunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Hesus na siya ring tumawag sa atin upang bahagina ng Kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa Kanyang kalakasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili ang katatagan. Sa katatagan ang kabanalan. Sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit ang pag-ibig.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Moog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Tumayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Si Jesu Kristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kanyang iniligtas. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kaniyang bukid at binakuran niya ito. Pumukay siya ng tisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niyang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kaniyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya sa isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayun din ang ginawa nila sa marami pang iba, may binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kaniyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili.
Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin at nang mapas sa atin ang kaniyang mamanahin." Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siya naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinhagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Ang mga eskriba, mga pariseo, mga punong saserdote at matatanda ng bayan ay sarado ang kaisipan sa bagong katotohanan. Ano yung bagong katotohanan gustong ipamalas ni Jesus? Na siya bilang anak na ipinadala ng Diyos ang siyang mayroong awtoridad sa mga bagay na kaniyang hinahawakan. Dahil mayroon din sariling version ng katotohanan ang mga taong ito, natatakot sila na mawala ang katotohanang iyon. At ang katotohanang iyon ay ang awtoridad na ibinibigay ng Diyos. Itong mga taong ito, katulad ng mga saserdote at mga pinuno ng bayan, ay binigyan ng authority na pangalagaan ang bayang ibinigay ng Diyos sa kanila. Pero sila ay nabigo sa pamantayang nakikita ni Jesus. Kaya upang maliwanagan ang kanilang kaisipan, gumamit si Jesus ng talinhaga tungkol dito. Nakuha naman nila, naiintindihan naman nila, pero natatakot sila dahil mawawalan sila ng authority over His people. Kaya po si Jesus, sa kaniyang pagbibigay ng talinhaga, ay maliwanag niyang inisa-isa ang gawain ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ang mga utusan, ang nag-iisa at pinakamamahal na anak, at ang may-ari ng ubasan. Ang ubasan po ay simboliko ng bayang Israel. Ito rin ay simboliko ng paghahari ng Diyos. Kaya nga po sa talinhaga, kahit na siya ay nagpadala ng mga utusan, ito ay kanilang pinatay dahil sa kanilang kasakiman. Ang mga utusang kaniyang pinadala ng una, ikalawa at ikatlo na pinatay nila at binugbog ay sumisimbolo sa mga propetang hindi nila pinakinggan. Ang nag-iisang anak, ang kahuli-hulihang kaniyang ipinadala ay walang iba kung hindi si Jesus, ang ating poong Nazareno. Hindi rin nila tinanggap, bagkus pinatay
at itinapon sa labas ng ubasan. Kaya po sa kaduluhan ng ating ebanghelyo, ito'y ang batong itinakwil ng tagapagbantay dahil siya ang batong panulukan. Siguro sa kasaysayan ng ating pananampalataya, makikita natin ang takbo ng taninhaga. Kung first time nating maririnig ang taninhaga o tayo ay nasa panahon noon ng mga saserdote at mga pinuno ng bayan, hindi rin natin ito mauunawaan. Pero dahil tayo ngayon ay binigyan na ng talino at pagkaunawa sa mga salita ng Diyos, nauunawaan nating ito ang naging takbo ng ating pananampalataya sa Kanya. Mga propeta, si Jesus at ang Diyos. Pagpapakita na tayong lahat ay utusan din ng Diyos at tayo'y pinapupunta sa Kaniyang ubasan. Tayo rin ay Kaniyang isinugo upang tingnan kung ang mga bunga ay mayroon ng makukuha sa atin. Ibig sabihin po, lahat tayong sumusunod sa Diyos ay may ubasan na dapat pangalagaan. At siya ay naghihintay na mayroon itong bunga na ating ibibigay o iaalay sa Kanya. Kaya nga po si St. Charles Luanga at ang kaniyang mga kasama ay mga manggagawa rin sa ubasan na hindi natakot ibigay ang kanilang buhay para sa Diyos. Sila ay pinatay sa pamamagitan ng pagsunog mula sa paa, papataas, pero hindi ito nagpahina ng kanilang pananampalataya. Kaya nga sabi ni St. Charles o San Carlos Luanga, ang sinumang Kristiyano ay hindi natatakot mamatay para sa Diyos. Ang talinhaga ay buhay na dapat nating isipin na ang Kristiyano ay handa ring mamatay para sa Diyos. Katulad ng halimbawa ng mga unang banal ng Uganda, St. Charles Luanga and Companions, sana tayo ring sumusunod sa Diyos ay pangalagaan ang ubasan na ibinigay sa atin upang handa natin itong ibalik sa oras na hihingin ng Diyos. Ano ba yung ubasan na ibinigay ng Diyos? Ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating pamayanan, ang ating simbahan. Tayo ay binibigyan ng awtoridad na pangalagaan ito at mamunga ayon sa diwa ng plano ng Diyos. Huwag sana tayong mapagod. Huwag sana tayong mawala ng lakas na pangalagaan ang ubasang iyan upang handa tayong humarap sa tunay na may-ari nito. Pangalagaan natin ang ating buhay. Pangalagaan ang pamilya. Pangalagaan ang simbahan at ang bansa na palagi sanang nakatuon sa diwa at biyaya ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, may pagninilay sa hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa tungkuling mamunga. Ilagay natin sa harap ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga namumuno ng simbahan, naway makatanggap ng liwanag, kalakasan at pag-alalay sa tungkuling paggabay sa mga sumasampalataya sa panahon ng kagipitan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang ating pamilya, naway bigyang pansin ang diwa ng panalangin upang mapuno ang ating mga isip ng kapayapaan at kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Tayo naway mamunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway huwag mawala ng pag-asa. Sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at kahirapan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Yaong mga namatay, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, ang iyong anak ay ang batong tinanggihan. Tinatanggap namin siya ng buong puso at may pananalig naming itinataas sa iyo ang aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naghahain ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito. Katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayahan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan, kami nawang makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan, na sina San Carlos Luanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak,
ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapid mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalobad mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus ang batong panulukan at sandigan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my. Stay with me, Lord, for you are my Lord. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to. Stay with me, Lord, if you wish me.
Jesus, in this night of exile, stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, dire need, joy of my heart. Announcement. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Biyernes. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na June 6, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay din nawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladanan ninyang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Mr.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhan ka namin.